Ang National Water Resources Board ang publiko na magtipid sa pagkonsumo sa tubig. Ayon kasi sa PAGASA, tumaas ang posibilidad na mangyari nga po ang El Niño sa mga susunod na buwan na maring tumagal hanggang sa susunod na taon. Si Naomi Tiburcio sa report, Rise and Shine, Naomi. Mataas ang bayarin sa tubig na magpapamilyang ito sa Quezon City. Bukod sa pagtitipid para bumaba ang bayarin, kasabay na rin ang pagsuporta sa panawagan ng gobyerno. Maghihinay-hinay sila sa paggamit ng tubig ngayong tag-init na susundan pa ng El Niño. Pag maliligo yung mga apo ko, dalawang beses sa isang araw, gagawin ko na lang, sasabi ko na sila maligo, hindi na lang sila maliligo o isang beses pa lang. Inanunsyo ng PAGASA na tumaas ang posibilidad ng El Niño sa pagitan ng Hunyo ngayong taon hanggang Enero sa susunod na taon. Payo ng National Water Resources Board upang maiwasan ang mabilis sa pagkaubos ng supply ng tubig sa Metro Manila, agad tugunan ang mga pagdagas ng tubig o water leak sa mga tubo o i-report ito sa mga water concessionaire. Hinihikayat rin ng NWRB ang mga consumer na mag-recycle ng tubig. Umapala po tayo sa publiko na tumulong po tayo sa ating kampanya sa maayos na paggamit ng tubig. Kami po sa pamahalaan ay ginagawa po ang mga hakbang para po makasigurado may supply po tayong sapat ng supply tayo ng tubig sa inaharap. Sa parte naman po ng ating kababayan ay mas maganda po ay malaki po may babahagi ninyo sa pagtitipid ng tubig po natin at tamang paggamit. Halimbawa, ang tubig na pinapagbanlawan ng mga labahin maaaring gamitin sa paglilinis sa bahay. Ayon sa NWRB, ngayong dry season, sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila. Nasa 197.29 meters o nasa normal na level ang Angat Dam. Nabawasan na rin ang haba ng mga water interruption sa Metro Manila. Magkaraang aprobahan ng NWRB, nataasan ang alokasyon ng tubig sa mga water concessionaire ngayong Abril. Kinikilala po ng NWRB ang mga hakbang na ginawa po ng NWSS para agarang matugunan po ang kinakaharap nilang problema ngayon o nating problema ngayon sa supply ng tubig. So bilang tulong na rin po no, para maibsan ang water interruption, no, lalo na po sa West Zone area ng Kamaynilaan na nakakapekto ng 1 milyong kabahayan po natin, ay dinagdagan ng NWRB no, ang attraction pa NWSS mula po sa original na 48 cubic meters, tumo po sa 52 cubic meters per second para sa buwan po ng Abril po. Sa laging handa public briefing, sinabi ng NWRB na inaasahan nila makakatulong ang hakbang na ito upang maibsan ang kakulangan ng tubig at maiwasan ang mahabang water interruption sa West Zone area ng Metro Manila. Naomi Tiburcio, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.